ang mga theme park ay isa sa pinakamasayang lugar sa mundo, hindi lamang para sa mga bata, kundi para rin sa mga matanda na mahilig sa extreme rides adventure. Ngunit alam nyo ba na may mga sikat na amusement rides at mismong theme park ang ipinasara dahil sa sobrang delikado ng mga ito? Ang ilan ay nakapagtalana ng di mabilang na injuries, habang ang iba naman ay kumitil na ng maraming buhay. Ngayon ay pag-usapan natin ang 10 sikat na theme park ride sa mundo na ipinasara dahil sa sobrang delikado. Ngunit bago tayo magpatuloy ay siguraduhin mo nang mag-subscribe sa ating channel at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos na ating pangpag-usapan. Number 10, Son of Beast. Ito ang pinakamataas, pinakamahaba at pinakamabilis na wooden roller coaster sa buong mundo noong ito ay binuksan taong 2000 sa Kings Island Amusement Park sa Ohio, USA. Sa taas na 218 feet at sa bilis na 126 km per hour, tanging malalakas ang loob lamang ang nakakasakay dito. At dahil nga gawa sa kahoy ang track ng roller coaster, naging dahilan nito ng maraming aksidente. Masyado kasing maalog ang roller coaster, kaya't siguradong mangangarag ang mga taong sumasakay dito. Taong 2006, noong nagkaroon ng matinding pag-alog sa coaster matapos magkaroon ng crack sa track nito, kung saan 27 na rider ang naospital matapos magtamo ng neck at chest injuries. At noong 2009 naman, isang babae ang nagkaroon ng head trauma matapos sumakay sa ride na siyang naging dahilan ng tuluyang pag-shutdown sa roller coaster. At noong 2012, tuluyan ang dinemolish ang rides at ang mga masaya at nakakatakot na experience ay mananatili na lamang na isang alaala. Number 9, The Perilous Plunge. Taong 2000 din noong binuksan ang rides na ito sa Knott's Berry Farm sa California. Ang Perilous Plunge ang pinakamataas at pinakamatarik na water-based park ride sa buong mundo. Maihahalin tulad dito sa Jungle Splash o Wild River ng Star City at Jungle Log Jam ng Enchanted Kingdom. Ngunit mas mataas at mas malaki ito na may maximum seat na hanggang 24 passenger. May taas ito na 121 feet at may drop na 115 feet. Tanging seatbelt lamang ang proteksyon ng mga rider, kaya naman napakadelikado ng pagsakay dito. September 2001, isang babaeng may timbang na mahigit 300 pounds ang nahulog mula sa taas na 100 feet at bumagsak sa mababaw na tubig na siyang dahilan ng pagkamatay nito. At noong imbestigahan ang pangyayari, napag-alaman na ang seatbelt na para lamang sa 50 inch ay kinapos ng 8 inch sa babae. Kaya naman inilagay na lang nito ang seatbelt sa kanyang hita, dahilan upang tumilapo nito noong bumubulusok na ang kanilang sinasakyan. Nagsampa ng kaso ang pamilya ng biktima dahil sa kapabayaan ng theme park at pansamantalang ipinasara ang Perilous Plunge. Matapos ang ilang buwan ay muli itong nagbukas at sa pagkakataong ito ay mayroon na silang over the shoulder restraint, kaya't siguradong hindi na mahuhulog ang mga sakay nito. Gayunpaman, taong 2012, noong tuluyang nag-shutdown ang theme park rides matapos bumagsak sa inspeksyon ng mga otoridad. Dragon Challenge. Taong 1999, noong binuksan ng Universal Studios sa Orlando, Florida ang Dueling Dragons na kalaunan ay pinalitan ng pangalan bilang Dragon Challenge. Ang roller coaster ay may dalawang magkaibang track na sabay pinapaandar, kaya't tila mga dragon na naglalaban ang mga roller coaster dito. May pagkakataon din na halos magkabanggaan na ang dalawang coaster cars nito na 18 inches lamang ang pagitan sa isa't isa. Taong 2011, isang 52 years old na lalaki ang tinamaan sa muka ng isang matigas na bagay na nagmula sa isang rider sa kabilang coaster car na siyang dahilan ng tuluyang pagkabulag nito. Matapos noon ay hindi na pinagsasabay ang dalawang roller coaster, at noong 2017, noong pina-shutdown ng rides at pinalitan na lamang ng mas bago at ligtas na theme park rides. Number 7, Glass Action Park. Dekada 70 at 80 noong naging popular sa Amerika ang amusement park na Glass Action Park. Minsan na rin itong binansagan na most dangerous amusement park in the world, at taong 1978 noong ito ay buksan sa publiko, kung saan hindi na mabilang ang mga aksidente na nangyari dito.
Unang makikita sa pagpasok dito ay ang Cannonball Loop na isang napakadelikadong water slide na may vertical loop. Marami sa mga sumubok nito ay nagkaroon ng bali sa buto, pagdurugo ng ilong at pagkabasag ng mga ngipin. May pagkakataon din na may na-stuck sa loob ng slides, kaya naman isang buwan pa lamang ay kaagad na itong ipinasara. Ang isa pang delikado dito ay ang Colorado River Ride, kung saan nakasakay sa salbabida ang mga guests habang ito ay bumubulusok ng sobrang bilis. Gayon din ang Surf Hill na isang malaking slides kung saan hindi pantay at bako-bako ang sahig nito dahilan upang tumalbog-talbog ang mga nagpapadulas dito. Matapos ang 18 taon ng operasyon ng park, tuluyan na itong ipinasara noong 1996 matapos makapagtala ng daan-daang injuries at 6 na namatay dahil sa napakadelikadong rides ng theme park na ito. Number 6, Green Lantern. Taong 2011 naman, noong binuksan ng roller coaster na ito sa Six Flags Magic Mountain sa California. Ito ang pinakaunang roller coaster na may complete vertical pattern at may 360 degree spinning seats. Ang disenyo nito ay parang isang malaking pinball machine at may bilis lamang na 60 kilometers per hour. At dahil mabagal at masyadong malikot ang upuan, maraming mga guests ang nag-complain sa internet at sinabing masyadong maikli, boring at masakit sa katawan ang pagsakay dito. Taong 2017, noong nagsara ang ride sa hindi malamang dahilan. Ayon sa ilan ay posibleng dahil sa komento ng mga netizens o maaaring dahil sa kawalan ng popularidad at hindi pagpatok ng rides para sa mga riders na nagtutungo sa sikat na theme park. Number 5, The Human Catapult. Ang rides na ito ay parang isang malaking tirador kung saan ang mga riders ay nababaltak pa itaas na umaabot ng hanggang 450 feet sa bilis na 161 kilometers per hour. Ang ganito kataas at kabilis na rides ang siyang dahilan kung bakit marami ang hinihimatay at hindi nakakayanan ang nakakalulang rides na ito. Ngunit taong 2013, kakaibang pangyayari ang naranasan ng isang pamilya sa isang catapult na matatagpuan sa Mount Olympus Theme Park sa Wisconsin, USA. Habang naghahanda sa paglipad, bigla na lamang napigtas ang kable na nasa gilid ng isang batang 13 years old. Mabuti na lamang at hindi ito tumama sa bata at hindi pa sila nakakaangat bago ito mapigtas. Dahil sa haba ng kable, may pressure dito na umaabot ng 40 tons kaya't siguradong mapipipi ang bata kung sakaling tinamaan ito. Makalipas lamang ang 2 araw ay pinatanggal na ang nasabing rides matapos itong bumagsak sa inspeksyon ng mga otoridad. Number 4, Big Bad Wolf. Ang roller coaster naman na ito ay matatagpuan sa Busch Gardens Williamsburg sa estado ng Virginia. Ang ride sa itinayo noong 1984 at mayroon itong 2 drop kung saan ang isa ay may taas na 99 feet at diretso sa ibabaw ng Rhine River. Ang 3 minutong pagsakay dito ay may bilis na umaabot ng 77 km per hour. Bagamat hindi gaanong delikado ang mismong pagsakay sa rides, 2 empleyado naman ng theme park ang nasawi na dito matapos mabangga ng roller coaster dahil sa kababayaan ng management ng park. Kaya naman taong 2009, noong tuluyang ipinasara ang theme park rides dahil sa kakulangan ng safety precautions para sa kanilang mga empleyado. Number 3, OPA Roller Coaster. Isa pang rides ng Mount Olympus Park sa Wisconsin ang ipinasara noong 2014. Ang OPA na isang makulay na indoor roller coaster ay mukhang hindi naman delikado kung titignan sa una, ngunit isang matandang lalaki ang nahulog dito habang ito ay nakasakay kasama ang kanyang mga apo. Noong tumama sa gilid ang coaster car, nahulog ang matanda sa taas na 17 feet o mahihalin tulad dito sa pagkahulog sa bintana ng mahigit isa't kalahating palapag ng building. Nakomatose ang matanda ng mahigit isang buwan at sa kabutihang palad ay nakasurvive ito, ngunit ang roller coaster ay hindi na nakasurvive pa sa kanilang operasyon dahil tuluyan na itong ipinasara matapos bumagsak sa pagsusuri ng mga kinauukulan. Number 2, The Rocket. Ang kakaibang rides naman na ito ay matatagpuan sa Divo Ostrov Theme Park sa bansang Russia. Isang hugis rocket na gondola ang may seating capacity na hanggang 10 tao ang nagpapaikot-ikot sa taas na 200 feet.
Ang racket ay sinusuportahan ng dalawang kable sa magkabilang sulok. Ngunit taong 2010, isang aksidente ang nangyari kung saan napigtas ang isang kable at nabitin ang 10 tao na sakay nito. Ilang oras ding nabitin ang mga riders bago ito tuluyang ma-rescue. Paniwala ng mga eksperto, dahil sa mainit na temperatura kaya tumupok ang kable at sa kabutihang palad ay wala namang nasaktan sa insidente. Dahil dito ay pansamantalang ipinasara ang rides, ngunit makalipas lang ang ilang linggo ay muli itong binuksan sa publiko. Gayunpaman, marami na ang natatakot sumakay dito dahil anumang oras ay posibleng maulit ang nakakatakot na aksidente. Number 1, Beruk Water Slide. Ito ang pinakamataas na water slide sa buong mundo noong ito ay binuksan noong 2014 sa Kansas City. May taas ito na 168 feet at may near vertical drop na singtaas ng isang 17-story building at karagdagang slope na singtaas ng isang 5-story. Noong sinubukan ng slide gamit ang 1,000 pounds na bagay, tumilapo nito dahil sa sobrang bilis na umaabot ng 113 km per hour. Kaya naman naisip ng designer nito na maglagay ng net sa ibabaw ng slide upang hindi mahulog kung sakali mang tumilapon ang mga magpapadulas dito. Ngunit taong 2016, isang batang 10 years old ang namatay matapos tumilapon at humampas sa net dahil sa maling pwesto at hindi balansing timbang ng salbabida na kanilang sinasakyan. Hindi rin bababa sa 13 injuries ang naitala sa water slide na ito, kaya naman noong 2016 ay tuluyan na itong ipinasara ng mga otoridad. May alam ka rin bang mga theme park rides na lubhang delikado at sa tingin mo ay dapat nang ipasarado? I-comment mo lang ang iyong sagot sa ating comment section. Huwag kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe na rin sa ating channel. I-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos na ating pangpag-usapan. Maraming salamat!